Sa ika-48 anibersaryo ng martial law, protesta laban sa tumitinding panggigipit at pandarahas ng rehimeng Duterte sa mamamayan, ang isinagawa ng mga organisasyon sa pangunguna ng Movement Against Tyranny Cordillera sa Baguio City. Panawagan nila ang pagkakaisa at paglaban sa de facto martial law na kasalukong iirang sa bansa. Ayon sa Mat Cordillera, dumanas ng matinding hagupit ang Cordillera sa panahon ng batas militar. Libo-libong katutubong mamamayan at aktivista ang hinuli, ikinulong at pinaslang. Ilan sa mga tampok na karahasan ang sapilitang pagpapalikas sa ilang komunidad sa Hunduan Fugao, ang masakir sa Bueo Tuboabra at ang pagpaslang kay Makbing Dulag. Ang dalawa sa pangyayaring ito ay dulot ng militarisasyon, kaugnay sa malalaki at mapanirang proyekto ng diktadurya, ang laging konsesyon ng Cebu Fuel Resources Corporation sa Abra at ang planong pagtatayo ng Chico River Dam sa Kalinga. Dahas at panunupil din umano ang naging tugon ng pamahalaang Marcos sa paggiit at paglaban ng mamamayan sa Cordillera ng kanilang karapatan sa sariling pagpapasya sa kanilang lupang ninuno, kabuhayan at rekurso. Ang pagbura at pagpipilit na baguhin ang kasaysayan ng rehimeng Duterte kasabwat ang mga Marcos ang mariing kinundina ng Mar Cordillera. Yun na nga yung isang gustong gawin sa atin, no, na kalimutan natin o hindi natin balikan, hindi natin aralin ang ating kasaysayan, no, maging doon sa mga matatanda. Yung sa mga kabataan naman, di siyempre maraming information ang natin sa kanila. Ang challenge talaga ay talagang pag-aralan ang ating kasaysayan at hanapin ang ating papel, no? So, na siyempre ang ating papel ay mag-eduka rin, magbigay din ng tamang informasyon, mag-organisa, no, sa ating mga hanay, dahil meron tayong mga suliraning dinudulot ng ganito na diktadurya, no? At siyempre yung pagkilos, no? Yung pagkilos para paglangan, tutulan, at labanan ang ganitong nangyayari sa atin. Bahagi ng kanilang isinagawang pagkilos ang pagbubalik-aral sa kalagayan ng ekonomiya sa panahon ng diktadurya. Batay sa mga iprinsintang estadistika, hindi kailanman maituturing na golden age ang panunungkulan ni Marcos. Maliban sa pagbagsak ng ekonomiya at matinding korupsyon, hindi umano maipagkakaila ang matindi at malawakang paglabag sa karapatang pantao sa panahon ito. Ayon sa Mat Cordillera, matapos ipalibing sa libingan ng mga bayani at suportahan ang pagpapalawak ng pampolitikang impluensya ng mga Marcos, sinisikap naman umano ngayon ng administrasyon na bigyang katwiran ng martial law sa pamamagitan ng paglilegalisa ng panunupil sa batayang karapatan gamit ang anti-terrorism law. Samantala, prosigido di umano ang RTF ELCAC na baliwalain ang malaking ambag ng mga progresibong grupo sa mga matagumpay na pakikibaka ng mamamayan ng Cordillera laban sa mga mapanirang proyekto ng pamahalaan. Ang marahas na kasaysayang likha ng martial law ay pilit na ibinabalik umano ng kasalukuyang administrasyon. Paliwanag ng Mat Cordillera, sa gitna ng pandemya at tumitinding socio-ekonomikong krisis, pinag-iibayo pa ng rehimeng Duterte ang pagsikil sa mga batayang karapatan ng mamamayan. Anila, laganap at tumitindi ang terrorist tagging sa mga aktivista at kritiko ng pamahalaan gamit ang social media at iba pang paraan. Ang mga ito ay sinasagawa mismo ng AFP, PNP, iba pang ahensya ng gobyerno at mga online troll. Walang pakundangan ng paninira, malisyosong akusasyon at pandaramay sa pamilya, lalo na sa mga namumunong individual ng Cordillera People's Alliance. Gayun din sa mga organisasyon ng kabataan tulad ng Anak Bayan, League of Filipino Students at Kabataan Parties. Tinuliksa din nila ang pagbibigay prioridad ng administrasyon sa pagpondo sa militar kaysa sa pagpapaunlad ng serbisyong pangkalusugan sa bansa. Samantala, hindi umano tinamasa ng mamamayan ang bilyon-bilyong inutang ng pamahalaan para sa pagsugpo ng COVID-19. Ayon sa Mat Cordillera, ang tumitinding panunupil ng rehimeng Duterte ay magbubunsod ng organisado at malawak na paglaban ng taong bayan, tulad ng pagdaluyong ng pakikibaka ng mamamayan sa panahon ng martial law ni Marcos. Makibakam! Wag manakot!